Okay mga boss, ito yung Barako 3 na pinalta natin ng throttle body assembly. Kasi ang nangyari sa kanya mga boss ay pumapalya. At ayan, nagpunta siya rito mga boss para ipacheck din. Pero change oil lang mga boss. At nung pagka-change oil, chinik natin. So okay naman, wala naman siyang problema. Hindi katulad dati na pagkalabas pa lang ay mayroon ng palya. Ito yung inireset ko dati mga boss. Tapos pagka-reset ko, meron pa rin siyang maliit na paminsan-minsan or intermittent yung kanyang pagkadyot-kadyot. So ang pinalta natin dito mga boss ay throttle assembly. So pinawaran din natin ito mga boss para walang gastos. So yun, nung mapalta naman natin ang throttle body assembly mga boss. So hanggang ngayon wala pa rin siyang problema. So ganun kaluag ang Kawasaki mga boss. Basta may problema konti, tapos inireport natin, ipapadala yung pyesa mga boss, tapos libre yon, walang babayaran yung customer. So ganun kaganda ang after sales service ng Kawasaki. At yun, inisa-isa ko ulit mga boss, kasi yung kanyang TPS, yung kanyang starter solenoid valve, tapos yung kanyang minor, tiningnan din natin. Tapos ito na nga mga boss, yan yung pinalta natin, yung throttle body assembly. Kasi ang problema sa Barako 3 mga boss, minsan meron siyang kaunting kadyot, yung pa utay-utay lang, pero hindi mo gaano mapapansin, napakadalang niyang lumabas. Pagka galing tayo sa mabilis na takbo, tapos nag-minor tayo, tapos pumindot tayo ng kaunti, yun ang lumalabas na problema nito dati. Yung intermittent nga nakadyot yung padating-dating na pagkadyot-kadyot. Yun. Hindi katulad dito mga boss nung problema na nire-reset lang minsan. Ito ang nangyari dito talaga, palit ng pyesa. So nung pagkapalit naman natin ng pyesa mga boss, wala na siyang naging problema. Kaya lang, ito bumalik pa sa atin kasi parang 1 week bago dumating. Basta may mga ganong problema mga boss, halimbawa under warranty ang motor ninyo, ikonsulta nyo lang sa mga authorized mechanic or sa dealer na kinuhaan ninyo para mapaltanan libre. Wala namang babayaran yun mga boss. Kaya yun, doon sa may mga bago mga boss, halimbawa bago yung motor ninyo, magpapagalaw lang kayo ng inyong motor ay doon sa mga authorized nga para hindi mawala yung warranty. Kasi pagka nawala yung warranty, syempre 1 year sayang mga boss, sayang yung warranty kapag ka unavoid. Tulad nito mga boss, ito yung change oil lang yung gagawin, pero at least yung pagpasyal nila rito na check natin lahat para kung sakaling may problema pwede nating i-report uli, i-request natin yung mga pyesa na magka-problema kasi yun nga under warranty. Basta nasa warranty pa mga boss, huwag kayong mag-alala. Merong mga nakasuporta na tulad ko mga boss, nakasuporta tayo kung sakaling magka-problema si Barako 3, tapos under warranty nga siya mga boss, tapos under normal use, tapos walang negligence yung may-ari. So ganun lang yung pag-warranty natin mga boss. Basta nagka-problema, maluag si Kawasaki na nagpapadala ng pyesa kapag ka nagka-problema si Barako 3. At saka yung mga Kawasaki dyan, mga budgets, basta ganun yung product ni Kawasaki, napakaganda ng after sales service niyan. Hindi ko alam lang doon sa ibang area bakit nagkaroon ng problema doon sa mga ibang dealer. Siguro hindi lang siguro nahahandle ng maayos yung mga nagkaka-problema na motor. Pero kung yan nahahandle ng maayos mga boss, hindi magre-reklamo si customer. At yun, goods na goods pa naman ito si Barako 3 after natin magawa. So uuwi na uli si boss, na change oil na natin, na check na natin lahat. At yun, salamat uli sa pagpasyal dito sa akin.